Hi guys! My name is Matuni guys. So nagising si Matuni guys. Ayan. At kami ay maglalaro guys. Yes. Ewa. So maglalaro kami guys. At ayan si Matuni. Diyan siya. Diba? Kita nyo yan? Nandiyan siya sa lamisa. Na-edlip na ako. Tulog na to siya kanina eh. Alas 10. Alas 9. Na-start siya natulog. Hindi, pagising-gising naman siya. Ay! Alas 7 yata. Parang mga ganun. Tapos, hindi siya na magpunay. Balik-balik yung tulog niya. Imbis na ako naman na ang matulog, nag-start na siya. Ayan. So, means, pagising ako, matutulog siya. Pag matulog na ako, magigising na siya. O, diba? It's unfair, Matuni. So, nakikinig lang siya, guys. So, ganito yung iksin ng amin. At yung daddy is, maaga natulog kasi, alas 3:45, may biyahe. Kaya kami yung dalawa magtinginan, di man to, na hindi na pwede may story yung daddy. Kaya hindi ko na siya pinapainay. O, diba? At, dinadiet ko si Matuni guys. As in proper diet. Kung noon, sa isang araw lang busy siya, parang normal niya lang kinakain yung meat food na cut food. So, medyo mabigat sa bulsa kasi per sachet, 395 dirham yung isa. So, sa isang araw ni Matuni, siguro nakaka-anim ako. Ganun. Kasi, non-stop eh. Kung gusto niya kumain, binibigyan. Walang limit. So ngayon, since nga last time na nagsuka si Matuni, kailangan sabi ng doktor i-diet kasi nga sinusuka niya yung kinakain niya. So, tapos sobrang bilis niya na kumain. Kaya nag-start siya mag-inom ng tubig. Kaya siya, guys, we need food kasi nga hindi siya kainom ng tubig. Pero mula nung nagsuka siya, napansin ko, inom na siya ng inom ng tubig. Tapos, ayun nga guys, pinapakain ko lang siya ng meat food once a week, every Sunday. Yan. Ginagaya ko yung sabi ni Mama sa Italy na once a week lang ang meat food. So, yun yung ginagawa ko guys. Kumakain naman siya ng dry kasi no-chew siya. So, napansin ko, wala pa kanina umaga, konti lang yung kain Matuni kasi siguro naghanap siya ng meat food. May times talaga guys, may araw na hinahanap niya yung meat food. So, yun na-ignore ko. Pero minsan di ko siya matiis. Kailangan ko talaga siya pakainin ng meat food kasi po napansin ko na parang hindi siya kumakain maghapon. So, parang naawa naman ako guys. And then, ayan, so, kit-kit pa more. Pud-pud na yung kukunyo guys kasi pina home service ko siya kay Kuya. So maganda kasi malapit lang si Kuya sa Alrim na din siya natatrabaho. Sa bit lang din siya veterinary. Sa ibang bit na rin si Kuya natatrabaho. Parang part-time yun lang. Si Matuni kasi sa ano siya, sa Pure Life. Doon sa likod ng Virgil Hospital. So may difference. Doon ko siya pinapa clinic si Matuni. Yun. So, hindi na kami babalik doon, guys. Sabi ng doktor, kasi tapos na siya lahat sa bakuna. Nakompleto niya na. Kung gusto ko, balik ako every 6 months para i-check up lang na siya. I-check lang siya. Ayan. Pero kailangan na bumalik once a year. Ayan. Tapos kagandahan kasi si Matong nakaraan, di ba, nung una niya pang
nagsuka. So, nung nagsuka siya, guys, alam niyo yung ginawa ko, guys, nagkaroon ako ng idea. Kung ano yung gamot niya, nakaraan kasi may injection siya eh. Pero ang ginawa ko, guys, nung nagsuka siya, hindi ko siya kaagad-agad dinala sa doktor. Ang ginawa ko, guys, pinainom ko siya ng gamot na yung gamot din yung nakaraan na unang suka ni Matuni na dinala ko sa doktor. Yun, pinatake ko sa kanya. Tapos, hindi ko talaga siya pinakain ng kahit anong pagkain niya. Naglagay lang ako ng tubig. Yun lang talaga para hindi siya ma-dehydrate. Yun lang yung ginawa. So, tapos, ay, hinalo ko pala yung maalok sa dandan, guys, kasi yung gamot ni Matuni na binigay sa akin, doktor, pwede rin sa tao. Yung parang punong-puno yung tiyan natin, yung ganyan. Acid. So, yun yung nangyari kay Matuni din, guys. Nung una niyang nagsuka na din na sa doktor. Yung kasi nilagnat talaga siya. Tatlong beses lang siya na nagsuka, pero napansin ko nangihina si Matuni. Ngayon, piling ko pumayat-payat si Matuni kasi hindi na siya mabigat. Kasi nga, dinadiet ko siya siguro mga 2 weeks na. Yeah. So, no choice siya. Kung gutom na gutom siya, at iniwan niya na yung dito. Kakain talaga siya. No choice. Diba? So, ayan. Yan yung ginagawa namin dito ng Matuni. Pag nagising, ito. O di kaya, minsan, at first, sa tunnel naman niya. Yan. So, may mga bula-bula din siya dito, guys. Kaso, nililipit, guys. Di ko siya. Yan yung mag-action-action na yun. Dapat pala hindi ko muna ginalaw kasi nag-start siyang kumain. Napansin ko kanina pa, guys, hindi pa ito kumakain. Kasi feeling ko parang nagsasawa. Pero, dalawang pinggan kasi ito, guys, hindi puno, ha? Iba-ibang flavor. Ibang brand din. Para pagpipilihan niya. So, diet lang siya, guys, sa wet food. Pero sa dry, hindi. Parang naburing ka nito, guys. Alam niyo, guys, naputol na ito, guys, yung ayun, o. Paano sa bigat ni Matuni, tinalangan niya. Tuloy. Pero pwede pa naman. Kasi ito lang naman. Parang ako lang yata ang naglalaro, ah. Madaya sa Matuni. Sana ako matutulog sa kanilang nagising. Ayan. Ika na, be. Laro na, be. Or eat na lang. Bili. Spoiled ko ng puti. Alam niyo ba, guys, sa umaga to, hinahalikan niya yung picture ni Nathan. Araw-araw talaga yan. Tapos yung picture namin ni Ate Lisa, hinihigaan niya. Tapos yung picture ni Dada niya, tinitingnan niya lang. Pero kilala niya kasi yung boses ng isa. Upok na ako. Papasokan na naman ang klase. Kinawa na naman natin. Dami nating listosan. Kailangan ng gamit man. Sabay-bay na guys kasi si Matuni kumakain na. Thanks for watching, guys.